Same, same, pero iba, 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Good morning, baby Toby. O, bakit mo ganyan? Ganyan ka rin eh. Ginaya lang kita eh. Ewan ko ba? Antok na antok ako kagabi. Kanina pala. Kanina? Bakit? Oo. Anong oras ka na naman natulog? Nakatulog ako alas 9. Kasi para sa akin, no? So, pang hindi late po nakakaalam, na. No? Late na po yung alas 9, ha? Ang alas 9 kay Toby ay puyat na yan. Oo. Kumbaga yung alas 9 sa akin, kumpara sa ano nyo, sa oras nyo, alas 4 na po yun para sa akin. O, kasi anong oras din siya nagigising? Oo. Ganyan. Kasi ang gising ko kasi alas 2. So, ayun, kanina, antok na antok ako. Parang 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 hours na yun, ah. Eh, antok pa rin ako. Para sa akin, kulang yun. Gusto kasi as much as possible, di ba? Kompletong 8 hours ang tulog ko. Kaya, kung hindi man 8 hours, 7 hours, di ba? Alam mo kung masaya na ako pag 6 hours ako natulog. Natulog. Ako hindi. Talaga? Hindi ako masaya. Kumbaga, antok pa rin talaga ako. Hindi ka nagpa-function ng maayos. Di man oo, parang gano'n na nga. Parang may kulang sa enerhiya ko. Parang may kulang sa umaga ko, gano'n. Oh. Tapos mamaya, I'm sure, no? Pagkatapos ko umere ngayon, doon mamaya, struggle ako. Dahil, anong tawag dito, pipigilan mo yung antok mo. Yes, kasi kanina, hindi pa ako nakapagkape kanina. Oh. Di ba? Kasi kahapon kasi... Hindi ka nagkape? Eh, kasi hindi ako bumili ng pagkain ko. Hindi ako nag-fast food. Uy, congrats me! Bakit? Eh, kasi kahapon kasi umalis kami ni Kuya Renz. Sa likod, dumunta kami ng Green Hills. Uh-oh. Eh, may budget. Ah, so doon ka na kumain. Kumain ako doon, tapos bumili ako ng box of 6 na muffins. Muffins ng Ng Kenny's. Ah. So ayun, hindi yung kinain ko ngayon. Ang sarap yung corn muffins. Oo, ang sarap ko yan. Favorite yung lasa nun. Parang hindi kompleto yung kain mo sa Kenny's kapag walang ganun. Oo. Diba? Ewan ko ba, bata pa lang ako, favorite ko na yun. Diba? Baby back ribs nga yung partner nun, masarap eh. Baby back ribs. Diba, meron ba bang ganun ngayon? Meron, no. Oo, meron pa. Pero syempre, medyo mahal naman yung baby back ribs. Doon na tayo sa burger steak. Yan. Ah. Burger steak binili ko kahapon. Yun yung masarap kasi na partner na naalala ko. Mm. Lalang. Pero sa akin, siguro yun, solved na ako pag meron na akong muffins. So ngayon, meron nung naisip. Mm. Since ililibre mo pa nga ako, di ba? Alam mo, napagano'n ako eh. Pipindot. Alam mo. Nakakaloka. Binigyan mo ako ng idea kung ano na yung ililibre mo sa akin. Since, di ba? Hindi ka pabayad doon sinasabi mo sa akin, ililibre mo sa akin, sa birthday mo mismo. Na nangyari last week. 1 week pa lang naman yung nakakaraan. Last week, March 1, di ba? Oo. O, kailan yun? Friday. Last week. Last week. Ano nga? Sabihin mo na, ano ba? Nasa isip mo. So, yun na nga. Ililibre mo sa akin ngayon, bukod sa Samgyup, no? Grabe naman yung samgyup. Yun naman tipong pwede ko rin kainin para naman join tayo. Bakit hindi ka ba pwede kumain ng ng baka? Ayoko ng Nang? Sabi ng mga tao, maarte ako. Alam mo, ikaw gusto mo talaga mabash ako eh. Uy, di naman. Hindi kasi ayoko yung amoy na amoy usok. Amoy usok ka. Amoy mantika, okay. Amoy ulam. Eh, doon ka sa labas. Pwede naman. Doon ka sa labas. Open, pero kasi dumidikit pa rin yan sa sa damit. Ay, hindi, doon ka lang sa labas. Ako kakain sa loob, ganun. Papanuurin mo ako, pipicturan mo ako, di ba? Tapos akalo ka naman to. Tatatak mo sa utak mo, ay, nilibre ko si Toby ng samgyup. Mm-hmm. Ganun. Ano na lang yung pareho na lang nating favorite para makakain din si Romel. Ay, mahal, I love pwede. You. Ay, since dalawa kayo, kasama ko, di ba? Dalawa kayo malilibre sa akin. Alam mo, pwede rin naman kasi merong mga samgy na hindi masyadong nangangamoy, di ba? Alam ko meron. Meron yung yung exhaust nila. Pero kahit binababang ganun. Kahit na may binababa sila, yung parang exhaust na parang tubo. Tinatapat doon sa pagkain, kahit na itapat diba? Mo yun, ganun pa rin, mangangamoy ka pa rin. Kasi okay, isipin mo, sa gilid-gilid mo, no, madaming mga usok yun. Siyempre, hindi naman lahat ng kumakain doon, ganun yung gagawin, katulad nyo, di ba? Oo. Na nag-iingat sa usok, di ba? Minsan nga, yung iba nga, gustong-gusto pa nag-aamoy usok sila eh. Oo, in fairness nga, may iba lang talaga. Maarte lang po talaga ako. Pero ako, ayoko rin naman ng nag-aamoy usok. Pero at the same time, parang gusto ko rin kasi parang inaamoy-amoy ko, parang nalalasahan ko pa rin yung baka.
Pero kasi, sige, wag na lang sa MG yung mga unli-unli na lang. Unli? Kasi sa tabi ng, hindi naman sa tabi ng Pebbles, pero around Pebbles, meron daw siyang unlimited na Japanese resto eh. Uy, pwede. Na hindi ko pa nakakainan. Mahal? Hindi, hindi naman din masyado. Ay, gusto ko sa mahal. Lang. Kapal lang mukha mo. Kumain ka pag isa mo. Kayabot ka. Pero Japanese nga, Japanese restaurant na unlimited. Ah, kung gusto mo, ito totoo to ah, kahit ano to ba to? Totoo to. Uy, nahihiya naman na ako. Alam niyo kasi, yung kawalang-yaan ko kasi, on-air lang. Pero sa realidad po kasi, kapag off-air po kami, ay hindi po, sige na po, tilinsin. Oo, hindi. Huwag alimbawa, alokin ko siya. O dali, kasi totohanin ko yung sinasabi namin on-air. Hindi na tilinsin, joke lang yan. Uy! Oo, ganun talaga ako ha. Si Toby. Uy, para... Just to be clear lang po, hindi naman po talaga ako walang hiya, hindi naman po talaga makapal ang mukha ako, no? Hindi naman po talaga ako ganun kaburaot, ha? Alam mo, okay nga lang eh. Kasi kami, sanay kami dito na nambuburaot. Kaya lahat tinototoo namin. Pero alam mo, nanghiya talaga ako. Hindi na pala ako ginawa. Sumama ka na lang sa amin one time ni Rommel kasi hindi pa naman kami nakakakain dun eh. Hindi, nanghiya ako. Tapos i-vlog na rin natin. Tapos ikaw mag-edit. Ah! Hindi na, I'm good. Pero lang pala ako sa bahay. Hindi na, joke lang to naman. Joke na rin, joke lang. Pero kapag umuho ako. Hindi nga, totoo yun. Kapag kakain na kami doon ni Toby, ni Rommel. Kasi hindi kami nakakakain pa doon eh. Shy type kasi ako talagang. Kilala mo naman ako ng personal, di ba? Ano ba, gusto o ayaw? Yun yung pinaka-ayoko eh. 50-50. O di sige, bahala ka sa buhay mo. Eh yun, nagtataray na, grabe naman. Hindi kasi yun yung ayoko. Yun lagi nagpapakipot na. Hindi, wag na, pero yung deep inside gusto naman. O hindi naman sa nagpapakipot. Iba naman yung nagpapakipot sa nahihiya, okay? Pero ikaw, bilang kilala kita, makapal mukha mo. Hindi ka, nagpapakipot ka lang, hindi ka nahihiya. FYI, makapal ang mukha ko on air. Ni Toby, makapal ang mukha ni Toby. Pero si Andrew, shy type po siya. O ano nga, gusto ba o ayaw? Gusto. Desisyon, o. Yun naman pala, tapos ang usapan. Ano man, natatakot na ako. para yung pagtataray niya, totoo na, di ba? Kasi yan yung mga ayoko eh. Kasi alam mo naman ako. Ano ba? Parang hindi, di ba? Wala nang pag-uusapan. Tapos na, o yun na. Ito naman eh. Kakain na tayo, ganyan. Shy type lang naman. Okay, Lan. Wait, tingnan natin kung ano schedule ni Rommel. Magpaalam ka na lang kay Papa Jack. Sabihin, magko-content po. Tama, i-content mo na lang kami para meron kang paalam. Ikaw, content ko kayo. Oo, para naman gumanda yung quality ng Jowa serie. Maganda naman quality nun. Maganda naman actually. Oh, bakit? Pero iba yung ano eh, size kasi niya, di ba? Parehas lang naman ah. Hindi, iba yung, di ba, iba yung size ng kila Sheena. Wait, talaga pag-uusapan natin. Totoo. Teknikal lang pinag-usapan. So yun nga, sama ka na lang sa amin para makabawi naman kami sa'yo. O yung ano ginawa ko sa'yo? Hindi, makabawi ako sa'yo dun sa ginawa mong extra. Ay oo nga pala, pinapalitan mo nga pala yung picture. Sabi ay hindi kasi, yung ano kasi, PC ko kasi, nasira yan kahapon. Oo. So pinalitan namin siya ng ano, ng kinemerot dun sa loob ng CPU. Mm-mm. So yun, hindi ko siya nagamit kahapon. Uy, batiin natin to. Good morning, shoutout po sa mga kasama ko sa Good Shepherd Convent. Bili kayo ng ube dyan, please. Sa Baguio to, di ba? Sabi ni Daddy, hindi ko alam. Meron bang Good Shepherd dito sa Manila? Parang meron din. Hindi ko alam. Wala ba? Wala ata. Mm-hmm. Alam mo kasi, sa Baguio lang to, makapunta ka ulit ng Baguio. Oo nga. Di ba? Gusto pumunta ng Baguio ulit. Bakit? Kasi ano, parang yun na yung parang naging relaxing place ko. Ewan ko nga, eto real talk to ha. Parang kasing Tagaytay, lagi na ako nandoon. Kumbaga eto, bagong ano naman. Kumbaga hindi pa ganun kasawa sa Baguio. Oh, okay. Bakit ganyan yung okay mo? Hindi nga eh. Hindi ka pa rin sasawa dyan sa Baguio eh. Okay. Parang kasi, ewan ko ha, parang walang nakakilala sa akin dun. Kapag kasi sa Tagaytay, anytime, marami akong pwedeng makilala dun. Hindi ka pumunta ng Marawi doon. Wala talaga makakakilala sa'yo doon. Saan ba Marawi? Hindi ko alam yun eh. Sa Mindanao. Apakalayo naman. Kailangan ko pa ng ano. Eh, at least doon talagang ano, travel kung travel. Girl, mas mahal yun. Eh, at least nakakalayo ka at wala talaga may kilala sa'yo. Eh dito, magkano lang ako, sasakay lang ako ng bus. Dyan sa Cubao. Tapos doon sa ano, during the drive, di ba? Pwede ako mag-muni-muni doon. Sige na nga, tapos ano, sa bagay, malamig din naman talaga sa Baguio, diba? Ganyan. Alam mo kapatid, yung gustong-gusto niya doon sa Baguio eh. Di parang doon siya nag-ano? Doon siya nag-review. So yun, natuwa siya, parang gusto niya rin daw talaga balikan. Parang ayaw na daw talaga niya umalis ng Baguio. So ayun, iba talaga yung feeling pag nag-Baguio ka. Feeling mo ano kayo, no? Foreigner ka. Parang turista. Sweaters, better weather.
Diba kasi yun normal na hindi mo magawa dito sa ano or maisuot sa Manila, no? Eh nasusuot mo dun. Tama. Pero feeling ko, kapag sumobra ako doon ng isang linggo, magsasawa na din ako. Actually, hindi nga lang isang linggo eh. Mga sumobra ako ng tatlong araw. Makatatlong araw ako doon. Feeling ko, mananawa na rin ako. Ako hindi. Ganun ako eh. Okay, madali ka magsawa. 3 days lang talaga yung ano ko. Beto, gusto ko alis na agad. Ako hindi eh. Iba kasi yung para sa akin ha. Kapag pumupunta ako sa ibang lugar, gusto ko talaga yung ano, pahinga talaga. Kumbaga isang araw para sa ano, para sa gala or sabihin natin dalawang araw para sa gala. Tapos merong mag-aalat yun ng isang araw para sa pahinga mo lang doon ka lang sa tinitirhan mo doon or hindi naman ka lalabas ka lang doon sa may garden siguro, fresh scenery or hindi naman pumunta ka sa isang parke, di ba? Mag-chill ka lang doon. Ganun yung para sa akin na ano, na travel. Yung karaniwan na itinerary ko kapag umaalis ako. Ako naman, di 3 days para sa akin, sobrang sapat na yun. Kasi pag sumobra pa doon, umay na ako. Okay. Yung first day, welcoming committee, ganyan, welcome, ganyan. Tapos gala, yung first day. Second day, gala konti, pahinga. Mm-mm. Third day, bili pa sa lubong, pahinga ng konti, gala konti. Tapos sa gabi or sa hapon, uwi na. Hanggang doon lang talaga. So, nag-aalat ka rin ng oras para sa pasalubong? Oo. Ako kasi hindi eh. Hindi. Hindi kasi may reason naman dyan. Sabi nila kasi lahat naman daw mabibili na online. Pero kasi, ako para sa akin, yung a piece of you, of your experience, maibibigay mo din doon sa mga taong uuwian mo eh. Kumbaga, in-effortan ko to. Parang habang nasa trip ako kayo, naiisip ko. So parang wala akong kwentang kaibigan. Ayan na naman. Hindi siya, mga kaibigan. Hindi yung sinasabi na, yun yung sinasabi mo sa akin ha. Parang hindi. Naramdaman ko lang. Yun naman. Hindi, may mga tao lang talaga na nagpe-prefer na wag na talagang mabother na magdala ng mga bagay-bagay. Pero kasi ako, ganun ako. Na gusto ko yung iparamdam doon sa mga uuwian ko na, uy, habang nasa travel ako, naiisip ko kayo. Kaya pinili ko to para sa inyo. Oh, I want you to taste naman. The piece of the experience I've had. Ganun. So kailan ka next na magta-travel? Hindi ko pa alam. Nag-travel lang naman ako pag may trabaho. Okay. O nga pala. Pero is life nga pala. Oo, ganyan. Oo, sabi, ano pa? Sabi pala ni ano dito ni Daddy. Sabi niya, main po dito sa QC, Aurora Boulevard. Malapit lang. Dinadaanan namin niya dito mag-uwi. Ganun lang pala kayo. Ang lapit-lapit nyo lang. Oo, baka naman. Meron kayong ano dyan? Eh, totoong inquiry to. Meron kayong ano dyan? Raisin bread? Raisin bread? Alam mo, sikat sa Baguio yan, yung raisin bread. Ako yun ang raisin. Gusto ko ng dyan. Raisin. Ayoko ng pasas. Talaga? May mga tao nga ayaw talaga sa pasas. Kahit na alam mo yung champoy. Oo. Hindi ko kinakain yung dati. Kahit sikat na sikat yung sa mga kabataan dati. Never pa ako nakakain ng champoy. Ayoko. Oo. Nga. Nga. Kasi ano yun? Yung ano yun yung nginangata din yun, yung nga. Anong taon yun? Meron ako, anong taon yun? Usap pa din yun sa mga matatanda sa probinsya. Itanong mo sa lola mo, sa nanay mo, kung may nga sila. Matatanda. Nagnganga. Ilang taon nga yun? Anong taon yun? Mga ano? Nakikita ko pa yun nung 1990s nung ano eh. Nung sa lola ko. 1990 ano? Basta. Alam ba, 97, bata pa ako nun. Alam ko. Baby pa ako nun. Bata pa din ako nun. 97. So bakit alam mo yan? Hindi kasi, syempre, nakikita ko sa mga matatanda yung nga, ba? Diba? Hello, mag-comment po kayo yung kung alam niyo po yung nga. Oo, hindi mo alam yung nga. Hindi ko alam yung nga kasi hindi ko panahonan yun. Hoy, hindi sa panahon yan. Ano ka ba? Yung mga matatanda nagnganga din sila. Diyan nga yata nila nakuha yung champoy, ano eh. Oh, enough IDA. Na, enough na. Sige na. Alam na namin na hindi ka naman ganun katanda. Naman. Excuse me. Alam mo ba, mukha ka lang talagang 18 years old. Thank you, Doc Clarence. I love you so much. Diba? Doc Clarence, baka naman po. Oo nga po. Ayan. Mukha na po akong 18 years old. Gusto ko po magbukang 15 years old. Oy, grabe naman tayo sa 15 years old. Ay, nako. Masabi pa ito, ref magnets daw. Oh, sabi dito nga, usong-uso pa sa India yan. Oh, kulay yan. Orange po yan kapag nilabas mo, yung kapag in-spit out mo. Yan. Alam yan. Sabi pa dito, yes, mother ko, nagnganga dati. Oh, ano ka ba? Hindi mo alam kung ano yung nganga. Eh, hindi eh. Yan yung chiclet ng matatanda. Hindi ko alam. Oo. Hindi mo talaga kasi nga hindi ko talaga yung kapanahunan. Siguro hindi na uso nung panahon na ako ay may utak na. May utak naman ako dati, no? Pero hindi naman, yung may pag-iisip na ako, buo na yung pag-iisip ko, hindi ganun. Kasi may lola ako na, di ba, may lola ako. Mm-hmm. Tapos yung nanay niya buhay pa nun. Mm-hmm. So imagine mo kung gano'ng katanda yung lola ng nanay ko.
So, kasi, kaya naabutan ko yung mga ganong bagay kasi nakikita ko, may yung mga sigarilyo pa nga nun na kulay brown eh. Pero manipis lang siya. Alam mo ba yun? Hindi. O hindi din. Kasi nga naabutan ko lahat ng yun dahil ang haba ng buhay nung lolo ng nanay ko. Mahaba din naman ano eh, ang buhay ng lolo ko eh. Ilan taon namatay lola mo? Hindi ko alam. Usapang lola oh. Wala ka sa lola ko. Hindi ko alam. Hindi nga, totoo. 96 kasi namatay yung lola ko, kung hindi ako nagkakamali, si Nanay Ining. So yung mga, alam mo yun, suyod, usong-uso yun. Ayun, alam mo yun, suyod. Alam mo yun. Pero hindi yun ginagamit sa kuto nung unang panahon. Huh? Ginagamit yun pang tanggal ng mga patay na buhok ng mga matatanda. Kasi ang ugali ng mga matatanda, ganyan yan ang ganyan, yung kutkot ng kutkot sa ulo kapag pastime nila. Yan ang ginagawa nila. So laging may suyod yan na nakaipit sa ano sa ulo nila. O di kaya, yung hindi suyod, yung talagang basta mukha siyang suyod pero hindi siya suyod, nakaganyan lang siya, nakasabit lang siya. Alam ko yung suyod kasi, naabutan ko na lang siya, pang tanggal lang kuto. Mm-mm. Tapos every time na may ano ka, may suyod ka, dapat meron kang ano, band paper. Oo. Tapos doon mo itataktak yung mga kuto mo. Oo. Hello po sa mga nag-aalmusal. Oh, good morning po sa inyo. Hindi nga, totoo. Yan yung mga practices ng mga matatanda nung unang panahon. Na naabutan ko because ang haba nga ng buhay ng lola ng nanay ko. Ano pa yung naabutan mo? Ano pa ba? Yun lang, mga pocket books. Yan yung mga bet nilang pastime. Pocket books yung maliliit lang na ano, maliliit, na libro. Maliliit yung mga ganyan na libro. Kaya nga pocket eh, may pocket bang malaki. Sorry na ha, syunga ako eh. Hindi nga, yung mga pocket books na Tagalog pa, ganyan. Tapos mga love story, ganun ba yun? Love story, mga story of lust and sex and magic, mga ganyan. Ano yung lust? Love, sex, alam yun. Wala and magic. Sa akin yun. Totoo, yung mga ganyan. Alam mo ba, sobrang gagaling na mga writer ng unang panahon, yung mga nagsusulat ng pocketbook. Mm-mm-mm. Kasi talagang madadala ka sa lahat ng mga words and talagang mga descriptive words na ginagamit nila. Ganyan. Yeah. Siguro, ang nangyari kasi ngayon, dumami na yung writer eh. Oo. Tapos yung ano, yung mga yung taste ng tao, tumaas na ng tumaas. Yung standards nagbago pala. Nagbago na. Mm-mm. So ayun. Kaya dati kasi ang nangyayari kasi, 'di ba, konti pa lang naman, no? So ang nangyayari, talagang inilalabas talaga nila yung emosyon nila. Mm-mm. Ngayon kasi mapili ng mga tao sa mga libro-libro. Eh. Tama. At saka ngayon, basta nandun yung thought, no? Okay na sa mga tao eh. Mm-mm. Hindi na kailangan ng alam mo, hindi na kailangan masyado kang magaling. Basta nandun yung thought, nandun yung... Ewan ko, para sa akin lang ha. Sabi dito, paineta yung tawag doon, Lindsay. Paineta? Hindi, oo, yun nga, paineta yung sinasabit sa ulo. Tapos mababrush up yung mga buhok ng mga matatanda. Di ko rin alam yan, di ko rin naabutan. Oh my gosh, i-research mo yan. Maganda yan kasi part ng history natin yan dito sa Pilipinas. Pero familiar yung ano ha, yung paineta ba yun? Paineta. Familiar sa akin yun. Yung ano, parang naririnig ko yan or nabasa ko yan somewhere. Pero ngayon, hindi ko na alam talaga yung itsura niya. Oo. Ayun, ganun siya. Ganun. Bibilahan kita ng ganyan para lang makilala mo. Talaga? Tapos gamitin mo ha. Ba't ko gagamitin yun? Ilagay, para lang may pang-ipit ka ng... 500, gagamitin ko. Bakit 500? Ipapa-experience ko na nga sa'yo eh. Babayaran pa kita. Ay, effort ko rin yun. Ako magsasabi, tapos ako magmumuang syunga. Hindi naman eh. Experience mo lang, itatry mo lang. Hindi mo naman kailangan kunan yung sarili mo. 500 niya. Wala akong... May movements. Na nga, eh. May movements. Oh, kailangan ng effort ko. Oo. So yun. Sige na 500. Nga. Bahala ka sa buhay mo, kaya ka nakakainan ng pera sa ano. Hoy, bumalik na siya. Ano, sabi sa'yo eh. Bumalik siya kapat. Mabilis lang natuwa ako. Eh. Diba? Sabi dito ni Arvin, kasama pa sa isang lyrics ng kanta, yung Paineta. Paineta? Ay, Paineta. Oo, Paineta. Iba kasi naiisip ko. Hindi yun. Magkamali ka na yun sa akin. Kaya nga nagdadahan-dahan ako. Baka mamaya iba yung masabi ko, di ba? Mayari ako dito ni General Luna, di ba? Sabi dito, ang ganda ng araw mo ngayon, DJ Lindsay. Nakatulog po tayo ng 6 na oras ngayon. Ay, sana all nakatulog. Hindi ko rin alam. Wala naman akong ginawa. Natulog lang ako ng 6 hours. Sabi ni Ate Robina, bumalik na. Libre muna kami, Toby. Ba't ako manilibre sa inyo? Kung nga nagpapalibre nga ako kay Lindsay eh. Ako manilibre? Parang bukid. Alam mo rin yung kantang yun. Oo naman. Oh, mabuti naman. Dapat alam natin yun eh. Kasi mga Pilipino tayo. Alam ko yan dati. Oo. Kaso nga lang, nahaluan ng kalokohan yung nalaman ko. So yung kalokohan, hindi pwede sabihin dito.
So ayun, yung kalokohan na yun, napalitan. Oo. Yung original lyrics, yun ay tumatak sa utak ko ngayon. Parang bukid, nalilipad-lipad, sa gitna ng dagat. Dagat ba? Basta yun dagat? Na yun. Dagat? Bakit may paro-paro sa dagat? Eh bakit ba? Malay mo. Hindi dagat yun. Anyway. Baka mamaya mabash pa tayo dito. Basta safe na ako doon. Napalitan ng kalokohan yung lyrics sa utak ko. Okay? Yun na po yun. Sige. Ay nako. Anyway mga pangga. Ayan. Nakasama nyo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba hindi si Baby Toby. At syempre, ayan na nga susunod na. Ang napakaganda, napaka-sexy. DJ Lindsay, para sa programang Lihim ng Liham. And of course, ayun nga, si Baby Toby ay pwedeng-pwede niyong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Okay. Alright. Okay. So, tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.